guys. So, mag-overhaul tayo ngayon ng steering rack ng Montero. Second gen. Yan guys. So, dito tayo sa may gato. Magtatanggal tayo nito guys. Ito mga hose na to. Papunta dito. Yan. Tapos ito. Yan. Tapos ito guys, magtatanggal tayo nito 27mm. Ayan guys, tatanggalin natin ito. So meron pa itong 17mm. Okay, so natanggalan natin yung takip dito. Tanggalin natin ito. So kailangan ito guys tanggalin para mabunot natin ito, itong pinion niya. Yan. 17mm to guys. Yan guys, so ito na oh. Ayan guys, ito na. 17mm. Dito yan. Tapos, tanggalin na rin natin ito. 14mm to. 14mm to guys. Itong dito sa tubo niya. Tapos ito guys, na pinion niya. Tatanggalin natin ito. So, 12mm lang to. Guys, natanggal ko na. Tapos ikutin lang natin 'to. Ayan guys. So dito 'yan. Pinunot ko na. Papalitin tayo ng oil cell dito kasi kabilaan 'to guys dito sa loob. Ayan guys, so magtatanggal tayo nito. Ito yung adjuster niya. Adjuster. Ginamitan ko lang ng liabi tubo. Yan na guys. Guys, so tatanggalin pa natin ito dito sa gitna. O ginamitan ko lang nito. Basta matanggal to, okay ito. Tanggalin rin natin ito. Tapos ito guys. Yan. O natanggalan natin dito guys. Doon naman tayo sa kabila. O dito tayo guys. Tatapat lang natin ito. Yun dito. Yung pinakandulo niya. So ikutin natin ito. Para tumapat siya. Yung pinakang dulo niya guys, ilalabas lang natin, squatin natin. And guys, kalabas niya, iikutin lang natin. Yan, okay na. Tapos, bunutin na natin ito. So, meron pa ito dito guys sa loob. Sasabay na lang ito pagka nilabas natin itong steering rack. And guys, hugutin ko. Yan. O, nakasama na siya yan.
yung oil seal niya. Papalitan rin natin yan. Ito na yung pinakang rack niya. So meron pang oil seal yan guys sa loob. Yan yung oil seal na yun. Tatanggalin rin natin yun. Okay, so susunditin ko na yung oil seal dito sa loob niya. Yan. So gagamitan ko nito guys, mahaba. So kailangan ingatan lang yung itong housing niya. So sisirain na natin yung oil seal dyan kasi napakahirap guys tanggalin yan. Yan. So papaluin natin yan sa mga bandang gilid. Yes. Papaluin lang natin yan guys kabila ng oil seal para mayupi siya. So luluwag siya. Ganun lang. Yan guys. So paikot lang natin yan guys, papaluin. Yan guys, so yuyupiin natin yan, oh, katulad nung nayupiin na. So kailangan mga apat lang na palo, okay na yan. Para magkano siya, magcompress siya. Para mabunot natin ang oil seal na yan. Guys, so nayupiin na natin yan, oh, mga kabilaan. So sundutin na natin. Pansusundot natin guys yung rack niya. So palabas yan. Yun, nakuha na guys. Ako na dyan, sagat na eh. Yan, so ganun lang naman guys yung magtanggal nito. Ano, patakpak niya. O, lilinisan na lang natin to. O, magtatanggal na naman na rin nata tayo. So magtatanggal din tayo nito guys. Oil seal dito. Guys. Yan. Ito na yung oil seal niya guys. Yan. Ito. Oil seal niya. Papalitan rin natin ito. Tapos ito rin guys. Tatanggalin natin ito. Gagamitan natin ang 17 tapos paluin natin. Yan, medyo makunat lang to guys kasi mayroong bearing pa yan dyan. Tanggalin natin guys yan, oil seal niya tapos yung bearing yan. So nililinisan muna natin guys tapos buuin na natin. Magtatanggal rin tayo nito guys, itong oil seal na to. Sisikwatin lang natin to. Guys. Tapos itong o-ring tatanggalin din natin. Ayan. Ayan guys, salinisan ko na. Ito yung pamalit natin.
yung repair kit. So, i-assembly na natin. Natin ng tape guys para pag sinuot natin yung oil seal hindi siya ma-damage. So ito yung oil seal, pasok natin ito dito, bigyan natin guys ng ATF to, so, para madulas. So yung paglalagay nito guys ganito. So, pasok natin ito dito. Masigit lang kasi guys, kasi bago pa yan. Tapos guys, isuot na natin dito. So kailangan madulas to dito para itong oil seal natin diretso. Guys, ito na. Guys, isuot ko na. Ganyan lang naman. Ayan. Tapos, pasok na natin. Tapos ipapalo lang natin ito guys sa kahoy ito. Papaba. Maganyan. Papalo lang natin ito guys. Ayan. So sumagad na siya. Ipapaluin pa natin yan dito. Para mas sumagad siya kasi hanggang dito yun guys. Papapaluin pa natin yan dito. Okay na siya guys. So ganyan yan kalalim. Kailangan paluin pa. Tapos guys ito, lalagay na natin itong oil seal dito. So papaluin na lang din natin ito.
guys, okay na. Lumapat na siya. Tapos, pasok na natin tong o-ring dito. Tapos, lagyan natin guys ng panulas. ETF. Pasok na rin natin po guys. Lagay na natin po guys. Sok muna natin yan dito guys. Yan. Tapos iikutin natin. Guys, okay na. Yeah. Okay na siya. So, lagay na naman natin yun. Lagyan na natin ito ng oil seal guys. Yung oil seal niyan. Ayan. Ayan guys. Lagyan natin ng padulas. Tapos, baluin natin itong 22mm. Isaktuhan lang siya guys. Para sumagat siya. Guys, okay na. Okay na siya. O, sulodan natin yung bearing. O, guys. So, pag ganito rin yan. Kasi balik ta. Kabilaan yan, guys. Pag ganito natin. Mas paluin din natin.
Kaso na bigyan natin guys ng padulas. Pasok na natin ito. Ayan, okay na. Lagay na natin itong oil seal niya. Ito guys. Pasok natin. Ayan guys, okay na. Okay, kakabitan natin yan. Malaring nga tayo. Bigyan natin ito guys, ayan. Tapos lagyan din natin ito. Yung kung kanina guys, so nakikita na natin yan. Ayan. Bilaan. Lagay na natin ito guys. Itong 17mm. Guys. So nakikita na natin. So guys, itong takip niya. Pasok natin. So, 27mm po. Oh. Wala na yan. Guys. Okay na. Pasok na natin. Sukatin na natin guys yung play niya. Change.
ilalagay na natin to guys. Huwag nyo kalimutan itong o-ring dito. May mga o-ring. Guys, so naigpitan ko na to. Ayan. Okay na. Ito na yung rocking guys. Ha? Meron yan dyan. Ha? Meron yan. Dyan yung sa ilalim. Sa? Okay na guys, nagabit ko na yung rock end. So paluin na natin to. Papaluin ko lang guys yung lock. Na guys, okay na. Yan. So, ikakabit na lang to. Ganun lang naman guys yung pag-overhaul nito. Kahit magulo tong video na to, sundan nyo lang kasi napakadali lang naman mag-overhaul nito. So, ito yung adjustment. Tansyay nyo na lang dito. Yung play nya. Yan. Ganun lang naman. Ganun lang naman guys. Like and subscribe. Thank you.